Mga ka-showbiz, madamdami ng mensahe ng mainstay host ng It's Showtime na si Vice Ganda sa pagtatapos ng anniversary special nila ng magpasikat 2022 nitong Sabado. Isa-isang nagpaabot ng kanilang mga pahayag ang bawat host ng programa, ngunit puno ng emosyon ang mga tinura ni Vice. Kasunod na rin ang pagkapanalo ng anak-anakan niya na si Ryan Bang sa magpasikat. Sa kauna-una ang pagkakataon, itinanghal na Grand Champion ng magpasikat si Bang matapos ang Philippine-Korean Connection na tema nila ni Jong Hilario. Dahil dito, napagtanto ng komedyante ng ikinapanalo ni Bang ay ang pagbalik nito sa kanyang pinagmulan, bagay na binigyan din niya sa kanyang mensahe. Binalikan niya kung ano siya. Siya ay Koreano na minahal ng Pilipinas at siya ay Koreano na mahal ang Pilipinas. Nung binalikan niya, lalong lumabas ang totoong kagandahan niya bilang tao. Panimula ni Vice. Dito, ipinaabot ni Vice ang pasasalamat sa mga nakasama noon sa Showtime, lalo na noong nagsisimula pa lamang ang programa sa ABS-CBN. Gusto ko rin magpasalamat sa mga hindi na natin kasama, dahil yung mga hindi na natin kasama, sila yung nagsimula ng programang ito. Isa sila sa mga unang taong nag-isip, napagod, naging pat kamay ng programa. Saan ito? Una nitong binanggit ang dating direktor ng Noontime Show na si Direk Bobet Vidanes, kasama sina Billy Crawford, Kim Atienza at Colleen Garcia. Gusto kong magpasalamat at balikan yung pinagmula natin, Direk Bobet Vidanes. Thank you very much. Direk Mel Feliciano, thank you very much. Direk Boyet, thank you very much. Sambit ni Vice. Sa lahat ng mga host na nagsimula nito, kasama na dyan si Kuya Kim, thank you very much. Billy Crawford, thank you very much. Colleen Eruption, thank you very much. Joey Marquez, thank you very much. Paliwanag device, bago pa man magkaroon ng hindi pagkakaunawan sa pagitan nila, naging masaya at nagmahala naman sila sa mahabang panahon bilang magkakasama sa iisang palabas. Gusto kong balikan lahat ng masasayang alaala kasi masayang masaya naman tayong lahat. Mahal na mahal natin yung isa't isa bago tayo hindi nagkaintindihan, bago tayo nagkasakitan, bago tayo nagalit sa isa't isa, nagmahalan tayo, pahayag ng komedyante. Nais umano niyang isama ito sa kanilang pagdiriwang ng ika-13th anniversary dahil minsan naman silang nagkasama. Inamin din ni Vice na hindi niya alam kung saan patungo ang Showtime, lalo pat wala pa rin prangkisa ang ABS-CBN. Ngunit hinikayat nito ang mga kasama na magpatuloy, magtrabaho para sa madlang people, dahil alam niya ng Diyos kung saan sila dapat mapunta. Kahit hindi na natin alam saan papunta ang Showtime, kahit hindi na natin alam saan papunta ang ABS-CBN, let's keep on working and giving what the audience wants and need. Kung saan man tayo papunta, kahit hindi natin alam, dadalhin naman tayo ng Diyos kung saan tayo nararapat. Bigay lamang po tayo ng komento at opinion. At kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.